Hello mga kapatid, nandito po ulit tayo sa isang kwentong nanggaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ito po yung pinakahuli yata na babasahin natin para dun sa Old Testament, ang dakilang pader ni Nehemias. After nito, yung bagong tipa naman. Okay? So, humingi tayo ng kaligtasan sa Diyos at pag-unawa sa lahat ng mga babasahin ko na maunawaan natin yung lahat na to at pumasok po to sa ating puso. Lord, marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Yan. Magpatawad po tayo ng kasalanan, ha? Patawarin natin yung mga taong nakagawa natin sa mga ano. Alam ko na makakaya yung gawin yun sa tulong ng Panginoon. Okay? So, ang Persia, isang malakas na bansa, ay namuno sa mundo. Si Haring Artaxerxes, ang hirap pronunciation, Artaxerxes, ay pinuno ng Persia. Kaya't siya ang naging pinakamalakas na pinuno sa mundo. Isa siya sa mga mahalagang katulong ng hari ay isang Hudyo na pinangalan ng Nehemias. Ang kanyang trabaho ay tikman ang pagkain ng hari upang protektahan siya sa mga posibleng pagkalasong. Isang araw lumapit si Nehemias sa hari na may malungkot na mukha. Ninais ng hari na malaman kung anong problema. Mahal na hari, sana'y maging mahabang iyong buhay. Sabi ni Nehemias, ako ay namalulungkot dahil ang lunsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan nito ay sunog. Tinukoy ni Nehemias ay ang Jerusalem na siyang nawasak sa digmaan ng maraming taon na ang nakalipas. Tanong ni Haring Astres, ano ang iyong nais? Hayaan niyo po akong pumunta sa Jerusalem upang itayo at ito ay itayo muli, ang pilit ni Nehemias. Sumangayon si Haring Artaxerxes. Ibinigay din niya kay Nehemias ang mga opisyal ng sulat upang protektahan siya bilang maglalakbay. Lalo pang tumulong ang hari, ibinigay niya kay Nehemias ang isang sulat para kay Asaph na siyang tagapamahala sa kagubatan ng kaharian. Iniutos kay Asaph na magbigay ng kahoy kay Nehemias upang mabuo ang mga pader na lunsod. Nang dumating si Nehemias sa Jerusalem, kanyang tinipon ng mga opisyal ng lunsod at sinabing, tingnan nyo ang gulo. Ang lunsod ay wasak at ang pintuan ay sunog. Ating simulan muli ang pagtatayo. Amen. Sinabi niya sa kanila na ito ay pahintulot ni Haring Artaxerxes at ang pinakamahalaga sa lahat, ang Diyos ay nasa kanilang panig. Ang pananampalataya at sigasig ni Nehemias ay nagpukaw sa mga tao. Sila ay sumang-ayon na sinabing magtayo tayo muli. Sinabi ni Nehemias sa bawat pamilya kung ano ang bahagi ng pader ang dapat nilang gawin. Subalit hindi lahat ay sumang-ayon na gawin muli ang pader. May isang lalaki ang pinangalan ng Sanbalat at ang kanyang dalawang kaibigan na si Tobia at si Gesem. Sila ay hindi mga Hudyo at hindi nila nais itayo muli ang pader o iayos muli ang pintuan. Habang patuloy ang gawain, lalo nagali si Sanbalat, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagkutya sa mga Hudyo. Sabi ni Tobia, kapag natapos gawin ang maliit na pader na yon, may isang maliit na asong gubat ang siyang magkapaguho nito. Hindi sumagot si Nehemias. Sa halip, siya ay nagdasal na ang Diyos ang makikitungo sa kanila. Amen. Nang ang kanilang mga pagkutya ay walang nagawa, sila ay nagplano na labanan ng Jerusalem at maging sanhi ng gulo. Muli, si Nehemias ay nalangin ng tulong sa Diyos, siya rin ay naglagay ng bantay sa araw at gabi. Ang mga Hudyo ay trabaho ng husto, kaya sila ay nagsimula ng mapagod. Ang iba ay natakot na patayin sila ng kaaway habang sila ay nagkatrabaho, ngunit hindi pa rin tinigil ni Nehemias ang proyekto. Naglagay siya ng mga bantay sa paligid at pinadalahan ang mga tao na ang Diyos ay nasa kanilang panig at ang Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang kaaway. Amen. Sinubukan ni Nehemias na maging isang magandang halimbawa. Ginawa ni Haring Artaxerxes na maging gobernador ng Jerusalem si Nehemias na may karapatang humingi ng pagkain at pera mula sa mga tao. Ngunit hindi ito ginawa ni Nehemias. Siya lamang ay nagpatuloy magtrabaho sa tinatayong pader kasama ng mga taong ginamit niya sa kanyang sariling pera upang bumili ng pagkain. Sa wakas, natapos ang mga tao ang pader at ang mga pinto ang kailangan niyang ilagay sa pangunahing pasukan. Nang marinig ito ni Sanbalat at Tobia at Galim na walang puwang ang mga pader, sila ay nagplano saktan si Nehemias.
sila ay nagpadala ng mensahe kay Nehemias upang magkita sa isang lugar na tinatawag na Ono. Ngunit alam ni Nehemias na siya ay sinusubukan ng linlangin na lumabas ng lungsod at doon sasaktan ng mga kaaway. Kaya siya ay sumulat sa kanila at nagsabing hindi siya makakaalis sa gawain. Sa wakas, ang pader ay natapos. At itinakda ni Nehemias na ito ay protektahan ng mga bantay. Gumawa rin ng patakaran na ang mga pinto ay hindi buksan. Hanggang sa pagsikat ng araw, sa gabi, ang pinto ay dapat nakasara. Dahil ang lungsod ay ligtas na, maraming mga Hudyo ang itinapon sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagsibalik sa Jerusalem. Napakasaya ni Nehemias na matapos niya ang gawain ng binigay ng Diyos kahit marami pang ang naging hadlang. Si Nehemias ay nanatili sa Jerusalem at ang tumulong sa mga tao sa pagsunod ng Diyos. Amen. Napakasarap po. Kung unawain natin yung mga salita, yung mga promise niya, yung mga tao na hindi talaga sumuko dahil alam nila na nasa kanila ang Diyos. Kaya tayo mga tao ngayon, sa panahon ngayon, magsikap tayo na makuha natin yung promise ng Panginoon para sa atin. Dahil napakaganda at napakasaya kung tayo ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Yun lang po at maraming pong salamat Lord. Maraming pong salamat at bigyan po kami ng kalakasan. Yung pong next na babasahin ko rito ay sa New Testament na po yun. Yun. Ito po yung ating mga babasahin, ang kapanganakan ni Jesus. Ang mga taong isinugo mula sa Diyos. Iyan yung mga topics sa next natin. Dito kasi yung panguling dito, yung dakilang pader na Nehemias. So, ginawa uli ni Nehemias yung Jerusalem. Okay? So, yun po at maraming pong salamat sa inyong lahat at tayo po ay lagi tayong maging malakas at lagi tayong maging mabait at tutulungin sa ating kapwa. In Jesus' name, amen po.